myself. What a wonderful world. Hello mga kabonsay lovers. Bonsai naman tayo. Magandang hapon sa inyo. Ang ano ko ngayon ay mga bonggumbilya o guambilya. Ito mga guambilya to. Gusto ko lang i-share sa inyo. Bibihira kasi ako magpakita ng mga bonggumbilya. May matatanda din kami mga bonggumbilya. So sa ngayon hindi sila masyadong bulaklakin. Medyo itong unti lang may mga bulaklak. Kung mahilig kayo sa mga bulaklakin na bonsai, maganda ang bonggumbilya. Paborito ko din sila eh. Hindi ko lang sila masyado na puporma sa bonsai kasi pag may mga bulaklak na naman ako magdukit. Kasi sa dami ng halaman namin, hindi ako masyado nag-alo sa bonggumbilya. Makita ko lang yung mga bulaklak nila ay okay na, maganda na sila tingnan. Pero maganda rin sila pang bonsai. Hindi man sila yung masyado talagang tumatagal gaya yung mga ibang bonsai na matitigas yung puno. Sila yung mga tumatagal. Pero tumatagal din naman ito na bonsai lovers. Ito matagal na din ito. Napurman niya. Maganda rin sila pang bonsai, mga bonsai kalabas. Lalo lang pag mahilig kayo sa mga mabubulaklak. Kasi ang ganda nila pag namulaklak. Mabulaklakin talaga sila pag hindi mo sila masyadong dinidiligan kasi gusto nila yung matuyo yung lupa nila. At kadalasan naririnig ko, ganun talaga yung technique ng pagpapabulaklak nila. Kailangan sa arawan at saka huwag masyadong dididigan kasi gusto nila yung medyo tuyo yung kanilang lupa. Yan eh, ako mahilig ako sa dilig. Hindi sila masyadong nakakabulaklak. Ito din ang pupormahin ko ngayon. Bonggumbilya din. Maganda mga bonsai lovers, pang bonsai din ang bonggumbilya at saka gumbilya. Kasi nakakatuwa pag nagbulaklak. May ilan-ilan din ang mga bonsai na mga ganito, malaki. Kaya hindi ko rin masyado maipakita. Ito lang maliit kaya kong buhati. Ito rin, pamilya din siya ng ano, bonggumbilya. Kaso tawag nila dito, Chinese bonggumbilya. Ayan yung kulay ng bulaklak niya. Tuwang-tuwa din ako dito mga bonsai lovers kasi ang ganda yung bulaklak niya. Ayan. Ang ganda ng kulay, ng mga bilog-bilog. Maganda rin sa pambonsai, mga bonsai kalabas. Ang alam ko lang pangalan dito, nakalimutan ko kasi yung tunay niyang pangalan. Ang alam ko lang, itong Chinese bonggumbilya siya. Pero may ibang pangalan to, nakalimutan ko. Magandang pambonsai din. Kasi
Ito nga, late lang ang paso niya. Yung bonsai calabars. Ito nga din eh. Gugupitan ko lang ito. Ay, wiring ko. Sira-sira na yung paso ko sa training pa. Tuwang-tuwa ko dito mga bonsai calabars. Kaya share ko sa inyo. Ang galing mo yan. Ayan mga bonsai calabars. Ito din mga bonsai calabars. Tuwang-tuwa ko sa kulay ng bulak. Simple lang forma kasi matagal na to kayo kaso pinorma ko to ngayong ay nung nakarang taon. Ayan, lumaki na nga din. Maganda rin pa bonsai, bonsai calabars. Kaya isineshare ko talaga sa inyo. Tsaka ito, bonsai calabars. Simpleng forma. Ayan. Tanda nyo yung forma ng sanga para makuha nyo ng tikli. Chinese pukyant yun mga bonsai calabars. Ayan. Ganito pa lang binubonsay na namin. Thank you mga bonsai calabars. Maraming salamat sa laging sumusuporta sa inyo. Pa-subscribe na lang po pag nagustuhan niyo yung aking mga video. Maraming salamat.